Magandang aral na mapupulot nila dito ay yung huwag kang magtitiwala sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Yun siguro. Hello, ate. Hi! Belated happy birthday, Ri! Thank you! And Ate Rose. Ayun. So, tell us about your characters muna. For Jen, Dennis, and Rhian. And sa tingin nyo, paano makaka-relate yung viewers sa mga characters and doon sa the whole story? Lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemic na talagang naghahanap ng quality entertainment na mapapanood yung mga kapuso natin. Siguro, Well, simulan ko muna sa character ko. Ako yung, ako si Drew. Ako yung IT technician dito sa resort. Matagal na lang tatrabaho sa resort. Tapos, may gusto ko dun sa boss namin, si Jen. Siya yung boss namin dun. Tapos, sa tingin ko, pinaka magandang aral na mapupulot nila dito ay yung huwag kang magtitiwala sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Yun siguro. Ano pa ba? Hindi ako makapagkwento masyado. Okay. Kasi baka mabuking talaga nag-hinuhold namin yung magandang lang. Kasi may bonggang twist ba to? May bonggang twist sa dulo, mga ganyan. Kailangan nilang manood para malaman nila. Para mas exciting. For sure, meron. Then your character na lang. Minumulto ka ba dito? Si Coleen. Si Coleen ay manager ng isang resort. Tapos, nagpakalayo-layo ako. Napunta ako dun sa resort na yon dahil meron akong pinagdaanan at kailangan kong makatakas dun sa past na yon, madilim na past na yon. So, dun ako nakabuo ng bagong buhay at nakilala ko si Drew doon at basta tapos si Coley, si Abby hindi ko na ito sabihin si Abby best friend ko nung high school pa kami at after a long time makikita kami ulit at doon malalaman yung mga pinagdaanan naming dalawa. Yan, Ree. Yeah, yung character ko dito, as I said earlier, her name is Abby. Currently, parang vlogger na siya na malaki-laki ang following. Meron siyang very dark na past na nalagpasan. And ngayon, at dati kasi kaming best friend ni Coleen, yung character ni Jen. So ngayon, pupunta ako sa resort na to para bigyan ng review. And dun kami magkikita ulit. So maraming mga babalik na feelings and pain from the past. So, sabi nyo nga kanina, parang medyo kakaiba to, no? Kasi parang may thriller, suspense, ganyan. Sa tingin nyo, paano naman siya tatanggapin ng mga kapuso natin? Because parang parang unique yung story. How would you want them to react, to feel while watching the show? Siyempre gusto namin na sa una, ma-in love sila, matuwa sila, kiligin sila, mainis sila habang tumatagal, matakot sila, mixed emotions. Hi! Hello, baby! Gusto namin na parang ma-enjoy ng mga tao habang nanonood sila at iba-ibang emosyon ang mararamdaman nila dito. Tsaka yung mga tao ngayon naghahanap na talaga ng mga quality na kwento. Gusto nila yung mga feeling ko na engage sila sa mga kwento na makaka-relate sila at the same time may ma-share katulad ng mga dark past din na tinatago ng bakit isa sa atin. So, yeah. Sorry, may special party. Pero kayo ah! Hi! Hey, sumisingit eh. Sandali.
Director. May cutter. Kati Aubrey. Ha? Uy, hindi lang. Buti na lang, sandali. For direct. Sandali, ang kulit eh. Wait, Aubrey, lang. Yes. Wait lang. Hey, baby. Grabe yung mga pinapalaro mo sa bata, Ate Aubrey. Yan yata ang truly madly deadly na trainer. Wala namang ano. Hindi lang yung laro ang cutter lang. Hindi to tawang cutter. Ayan na. Sorry naman sa special participation. For direct, direct paano yung atake na ginawa mo dito sa... talaga bang nagdi-direct ka ng mga ganitong klase? Ganito ba yung mga gusto mong klaseng genre na i-direct talaga? Ah, oo. Medyo favorite ko yung ganitong genre. So, hindi na siya bago sa akin. Pero yung material, bago. Kasi maraming iniingatan na storylines. Tapos, katulad nga nung sinabi ko kanina, ang pag-atake ko sa bawat characters, walang bida, walang kontrabida. So lahat sila sa paningin ko, gusto kong bigyan ng sarili nilang story, sarili nilang limelight in the series. So, yun, medyo maraming preparation lang kasi naglalaro siya sa psyche ng tao. So kailangan kong malaman yung paano ba pagka nag-interact yung old friends na nagkita after such a long time, na yung isa escaped from the past, tapos the past came haunting her after more than a decade. So paano ba yon pag nagtagpo sila? Ano ba yung dynamics nun? Yun yung mga bago ko lang na inaral for this project. In the same way, si Drew, yung lalaki, si Drew Rivera, is also escaping a very dark past. No? So lahat sila, merong ganun. And it just so happened that they all met at the Paradise Resort. So yun yung dynamics sa kinailangan ko lang aralin para rin mabigay. Marami kasi itong twists na ibibigay. So yun siguro yung pinaka naging challenge with this material. Paano siya i-present na hindi naman makornihan yung mga tao na alam ko na yung mangyayari dito. So yun ang naging challenge sa akin and also for the actors, malaking challenge din yun sa kanila. So direct, parang may mga sikreto pala't dito, bawat isa, may mga sikretong mabubunyag, kumbaga. Oh yes, definitely. Actually, those secrets led them to meet each other. So lahat ng sikreto nila, kung wala yon, hindi sila nakita kitang tatlo sa Paradise Resort. Parang ganun. And very timely, direct, because you've said na parang social media. May social media angle, ganyan. So, very timely at maraming makaka-relate na mga kabataan dito. Oh, actually, ano siya? Social media, internet, ganyan. Lahat ng ano, platforms. Na parang ang pinaka-point lang naman ng story is, tulad nga nung sinasabi sa theme song ng I Can See You, kasi dahil ito na yung finale, kumbaga, it wraps up the entire concept, na kahit saan ka man sa mundo, I can see you. So, yun siya. Thank you po. Thanks, Aubrey. Thanks, baby. Bye-bye.